Daba, 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 daba. Osas. Hige. Osas ano? Dali yung osas. Bilisan mo, putang. Huwag ka lang tumingin. Huwag ka titingin. Nadakip sa magkakahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at Pampanga ang pitong suspect sa pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Ler Malulu na pinagbabaril ng riding in tandem criminals sa Mexico, Pampanga noong October 4. Kabilang sa mga naaresto ang dalawang gunmen na nahuli sa Gapan, Nueva Ecija nitong Linggo at ang middleman na nadakip nitong Lunes. Pasado alas 8 naman ng umaga kahapon, October 15, nang nahuli naman sa Apalit, Pampanga, ang sinasabing mastermind sa pamamaslang na si Anthony Limon Kawagasi, isa ring online seller na kasamahan ng mga biktima sa negosyo. Base sa nakalap na impormasyon ng pulisya, hindi nabayarang utang at negosyo ang naging motibo sa pamamaslang sa mga biktima. Base doon sa ating mga hawak na ebidensya, as of now, no? Ang lumalabas na motibo ay tungkol sa utang at negosyo. Well, ayon sa ating ano man, yung bisensyang hawak, yung 13 million na yun, ay ayaw niyang bayaran, no, yung mastermind. And at the same time, yung kasing mag-asawa, sila yung nasa top ng yung tinatawag nating exclusive distributor ng online products, no? At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang. Actually po, ito pong mastermind, mag-asawa, is inaanak din po nila yung anak ng mag-asawang lulu na nabiktima. So, ibig sabihin, magkumari sila, magkakaibigan sila. So, siguro po, gawa nga po ng utang, doon po humanto. Pero talagang magkakilala po sila. Kaya ba na-spare, sir, yung anak? O hindi talagang po natin alam alam nila na naandun yung bata or hindi. Basta ang priority po nila is yung mag-asawa. Umaabot umano sa 13 million pesos ang utang ng mastermind sa mag-asawang online seller. Dalawang araw bago nangyari ang pamamaslang, nag-issue pa umano si Kawagasi ng 11 million pesos na cheque bilang pambayad, ngunit tumalbog ito. Kaya't nagpa siya umano ang suspect na ipapatay ang mga biktima at nagbayad pa ng 900,000 pesos sa middleman at mga gunmen. Una nga po instruction niya, dito po sa mga gun for hire na ito, is pasukin na po yung bahay ng mag-asawang lulu, kuhanin po yung cheque na talbog na inisyo niya na worth 13 million, and then pati po yung dalawang cellphone, kailangan daw po makuha. Based din po doon po sa ano natin, sa mastermind, ang na-release niya na pera is 900,000. So, nagbigay siya doon sa middleman kay a certain Rolly, binigay niya yung 900,000, and then nagpauna ito si Rolly ng 100,000 pang gastos nila sa surveillance, and then nung matapos, binigay niya yung 400,000. Ang napapunta po, bali lahat po sa mga gun for hire is 700. Tapos yung si Rolly, yung middleman, nasaan niya yung 200. Na-recover naman ng pulisya ang dalawang baril na ginamit umano sa pamamaslang sa mga biktima. Kasama ang granada, samurai sword, 204,000 na cash na natira sa binayad sa mga suspect at tumalbog na cheque na 11 million pesos. Pati na rin ang mga jacket na ginamit ng gunmen at mga ID. Sinampahan na ng reklamong murder si Kawagasi at anim pang mga suspect. Pero tumanggi ang mga ito na magbigay ng pahayag sa ginawa nilang pamamaslang sa mag-asawang online seller. Pero bagamat case closed na ang pamamaslang sa mag-asawa, patuloy umanong mag-iimbestiga ang pulisya dahil sa nakuwang impormasyon na kabilang sa isang malaking grupo ang dalawang gunmen na nakontrata sa pagpatay sa mag-asawang biktima. Rest assured that our investigation will not stop from here. Tuloy-tuloy pa yung ating investigation kasi yung kanila revelation, meron pa silang involvement sa more than 12 killing or murder incidents, and we want to dig deeper. Base naman sa nakalap na impormasyon, bukod sa utang na 13 million sa beauty products, may iba pa umanong utang ang suspect na 25 million sa iba pang online seller na hindi pa rin binabayaran ng mastermind. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.